Oy! Wow! Ikata! Grabe. Ay, lang ang ganit ka mapanat. Ito, ang malaking bag. May bahon ta? Oo, lobster. May baby lobster pa. May baby lobster pa. Anang utak, pero makapit pa rin, oh. Laban lang sa pag-ibig mo, octopus boy. Sa mga hindi nakakalam, baka sabihin yung nangingisda kami dito. Trabaho namin yung underwater cable pala. Kaso masama yung panahon. HIS Productions. Ay, lupihan ta. Dilong nga naman. Literal na ko yung sudan ko. Pare, ano na yan, no? Ang ano sana eh. Kat? Gwapo ba? Bagong huli. Oh, iba-ibang isda. Inid. Diyan lang yan sa ano, no? Mababaw, no? Oo, babaw lang. Mga 5 meters. Wala pang 5 meters, no? Diyan lang, oh. Diyan lang. Diyan sila. Dami isda. Inisin na dito para pagdating sa bahay ayos na. Ayan. Bihira ka makakuha niyan sa ano, makakita niyan sa palengke, no? Sobrang mahal na to sa atin eh. Ha? Meron pa? Uy, may harap lang ikinyo. Oh, meron pang lobster. May lobster pa doon. Lobster, oh. Ito pa isa, oh. Padaong na yung isang barko, oh. Wow! Pugita, oh, pa. Pugita, oh. Pugita. Pugita. Iangat mo, Ken. Iangat mo yung huli ng barko mo. Oh, yan, oh. Yan. Pugita, may lapu-lapo, may Majilan. Ano pa yan? Majilan. Oh. Ulan niya si Tarzan. Tingko mo? Anong trabaho niyo dito? Pangingisla? Pangingisla na lang, Jeff. Oh, ayan, oh. Bagong sampa, pugita. Pugita ka ba? Mga 1 kilo ang pugita. Oh. Grabe. Ay, lang ang ganit ka mapanat. Ito, ang malaking bag. May bahon ta? Oh, lobster. May baby lobster pa. May baby lobster pa. Oh, marami ko labak ba? May naka-labak. Dargo mo na, oh. So, marami ko may sarayo ito. Katapik sa demo. Sa clips. Mamit ito, oh. Bawal ko man, napurang may sakaroon ko. Buwi. Slow, oh. Makapit. Wala nang ano yan, wala nang chan. Tanggal utak, brain. Tinanggal yung brain. Wala nang utak, pero makapit pa rin, oh. Laban lang sa pag-ibig mo, octopus boy. Amin ni ano? Masa bata? Ang isigang kibang sigana. Kung nga mo eh, no? Hindi naman tadog sa dalini ako. Layo ditang. First class ng mga isda dito sa Maldives. Ako nga, lawod-lawod doon na po. Mga pula. Pula niyo kang inedo. Tapos sa buwan. Apok niyo.
Ito, ito ba, oh, nami mo si Bawan. Kalulong, makikita ako kalulong. Hindi ka ba? Ito. Ah, sa mga ano, sa mga hindi nakakaalam, baka sabihin yung nangingisda kami dito. Trabaho namin yung underwater cable pala. Kaso masama yung panahon. Hindi makapasok yung barko namin dito sa may area na nagkadala ng aming mga equipment. So hintay muna kami na gumanda yung panahon at makapagpatuloy ng aming operation. So habang wala pa, ito muna yung mga tropa. Inaano namin yung panahon na kunting panahon nandito kami. At makita nyo rin yung mga isda dito na ang dami. Yan lang yan makikita, oh. Yan lang yan sa gilid dito. So may mga bato-bato dyan. 3 meters water depth lang yan hanggang dito sa gilid. Yan na yung mga isda. Walang mangingisda dito. May timing na pumunta dito yung mga Pilipinong mga ano, mga biyasa sa mangingisda. Ito pala yung seawall, yung ito yung area na project namin. Yan yung beach manhole, kung makikita nyo. Lapitan natin. Ito yung beach manhole. Manhole. Galing dyan, mayroon tayong tap, no? Yung HDPE pipe, papunta dyan. Papunta dito sa seawall. Papunta dito. 20 meters lang yan. Dyan yung dulo ng sea duck sa mga tropa natin dyan, yung inuupuan nila. Yun. Kung makikita nyo, may maitim na gumuguhit doon. Kable yan. Yan yung pinabit namin nung isang araw galing doon sa gitna na dinala ng mainlay vessel natin na nagdadala ng kable. So yun yung kinuha namin doon sa gitna sa may barko, nilatag namin dito, pinasok dyan sa may duck end hanggang i-pull in namin hanggang dito. Tapos siya doon sa may manhole. Yun. Yun yung trabaho namin. Pagkatapos niyan, yung manhole na yan, magkukonekta yan doon sa may tower nila. Yung telecom tower, yun. Makikita nyo dito. Makikita ko sa iyo. Sa inyo. Yan. Kung nakikita nyo yung tower niya. Yan, magkukonek yung LAN cable, no? Mula dito sa may manhole. Yung binatak namin na cable, ano yan eh? Fiber optic cable yan. Submarine cable. Oh. So, after namin siyang i-layout doon at ilatag dito hanggang manhole for connection, i-installan namin ng protection yan. Yo. So, may tinatawag tayong articulated pipe o AP na metal yan na ibabalot dun sa katawan ng kable, no? Para pa na ano siya ng mga angkla ng barko o kapagay na pinas. Hindi siya basta-basta ma-damage. So hanggang dun sa unahan, siguro mga 60 or 70 meters galing dito. Mayroon dyang kantilado kung sa atin pa.
bigla siyang lumalim, no? Mayroon siyang slope dyan na bigla siyang lalim, no? Mga 15 meters na biglang lalim siya, no? Makikita nyo doon sa may buya na yun na yellow, doon yun. So i-install kami ng mga protection dyan hanggang 30 meters yung lalim ng tubig. Tapos mag-i-install din kami ng clamp doon sa may bahagi na may slope siya, no? So double protection. So yan yung ginagawa namin. Kaso ngayon, sama ng panahon doon sa kabilang area, hindi makapasok yung aming barko na nagkakarga ng aming hydraulic pack. Kasi gagamitan namin ng hydraulic drill doon sa baba para mag drill ng clamp doon sa may wall ng slope, no? So ngayon, minomonitor lang namin yung panahon. Ilo-based company na naging international sa ganitong trabaho sa marine cable. So we are lucky to be here na first international project ng aming kumpanya ay dito pa sa Maldives, no? Tsaka hindi lang isang isla to, siyam na isla yung natrabahuin namin ng ganito. So natapos na namin lahat kasi nati kami sa ano, tatlong grupo kasi kami. Natapos na namin lahat ng layout. So mga ginagawa namin ngayon, pag-i-install na lang ng mga protection, no? So after dito, babalikan namin yung mga dati naming na-layoutan at saka i-installan din ng mga protection. Please subscribe na lang po dito sa channel ko para makita nyo rin yung mga ganitong sitwasyon, sa especially dito sa Maldives, kasi every island gagawa ko ng video para lang ipakita sa inyo kung ano yung mga sitwasyon, yung mga kultura, yung mga tao, no? At saka yung mga iba't ibang uri ng isla dito sa may Maldives. So stay tuned, please like, please subscribe, sana supportahan nyo ako. Marami pa akong ipapakita sa inyo.